lalabas kami ni Biennan. Tumawag kanina si Biennan. Maybe mga next week mapapasa amin na yung bahay. Thank you so much. Pag tumatanda pa, mas nare-realize mo yung mga ganyan na ako tayo. Adulting 101. Hi, Mama. Lahat. Dito ay 1:15 PM na. Kakatapos ko lang talaga sa aking upload. As in, natapos akong mag-edit ng 12:30 at natapos din akong mag-upload. Ngayon lang, kakapublish lang niya. As in, ang tagal kong nakakapag-edit. Uy, as in. Sa pag-vlog, walang problema, pero sa pag-edit, dun talaga ako naglalaan ng half of my day sa pag-e-edit dahil ayaw kong bigyan kayo ng chipipay na quality. Minimake sure ko na maganda yung quality ng video ko para sa akin. Napapansin niyo, wala na siya gaanong effects, wala na siyang sound effects dahil kinukulang talaga ako ng time. At as you can see, ayos na ako dahil lalabas kami ni Biennan. Tumawag kanina si Biennan. Sabi niya, lalabas kami 1:30 para maghanap ng kitchen ideas. Si Biennan kasi, lilibutin niya buong furniture shop saka siya bibili para makita niya lahat. Ganun si Biennan. Kaya ngayon, maghanap daw kami ng kitchen para sa aming bahay. Maybe mga next week, mapapasa amin na yung bahay. Maybe lang ha, hindi ko pa sure. Maybe next week or next week, basta this November, mapapasa amin na yung bahay. Thank you so much! Excited ako eh, sobra. Pero sabi nila Biennan, hindi daw kami makakalipat ng December dahil nga ipaparenovate pa yung bahay. Tapos may mga gamit-gamit pang kailangan i-transfer, maglilipat pa, yung mga ganun-ganun. At meron pala nag-comment sa inyo na much better na bagong bahay. Naisip namin yan, bagong bahay yung aming kukunin. Pero dito kasi, mas mahal yung bagong bahay dito. At kung magpapagawa ka ng bahay, bibilhin mo pa yung lupa. So, ang lupa dito ay more than 500,000 euro. Lupa lang yun ha, wala pang bahay yun. So, 500,000 na. Hindi namin yun afford. At pinakaayaw ni Nico ang mangutang. Ayaw na ayaw niyang mangutang. At this point, nakapag-bank loan siya dahil sa pag-convince ng mama niya. Dahil nga, si Nico ayaw niya talagang magkaroon ng utang dahil natatakot siya na hindi na siya makakapag-bakasyon, hindi na siya makaka-afford sa gusto niya. Kaya ayaw niya talagang mangutang. Ayaw talaga sana namin na magkaroon ng bahay dito dahil sa mga bayarin, mga responsibilities. Dito kasi, pag may bahay ka, dapat may tax, dapat may insurance din yung bahay mo. As in, ang dami mga insurances, ang dami mga babayarin, kaya ayaw na ayaw namin magkaroon ng bahay dito. At nakumbinsi nga kami ng mama ni Nico na much better para in the future daw, kung dito man lang kami titira, dito kami magre-retire, meron kaming bahay at meron din kaming maipamamana sa magiging anak namin. So, yun yung sabi ni Biennan ko, which is okay naman din sa akin. Meron naman na sanang bahay si Nico, yung bahay ng papa niya. Magiging kanya yun pagdating ng panahon. Pero kasi, kami na tumatanda na din, hindi namin alam kung makakatransfer pa talaga kami dun sa bahay ng papa niya. Pag tumatanda ka, mas nare-realize mo yung mga ganun-ganun na mga bagay-bagay. Adulting 101. Anyway, nag-aantay na lang ako ng oras para sunduin ako ni Biennan. May trabaho si Biennan half day. So, mga 1:30, andito na siya. In 6 minutes, andito na yun. So, I'm ready. Pupunta na ako sa labas dahil papunta na si Biennan. Meron ako ditong dalang tubig. Let's go. Just one look. And I'm feeling like confident. Just one sip. Is all I want, all I want, all I want, all I want out of this. Ooh, I had no
attention to get so tempted. Let's blame the Patron, no need to chase it. Furniture house. Tada! And si Bianman. Hi, Mama! Hi, Slumfish! Yeah, in Kinheim! Tingnan natin kung makakapag-vlog ba tayo dito sa loob. Dito kami ngayon sa mga couches. First namin titingnan ay mga couch. Maganda dito, wala ganong tao. Ito yung napupusuan ko pero sobrang laki niya. Nandito na kami sa mga kitchen. Parang ganun yung kitchen na gusto ko. Pa-L siya. Pero iba yung material. Tapos na kami dito at sabi ni Bianan, ito daw ay maliit na furniture house. Yung susunod naming pupuntahan ay medyo malaki na siya. Sometimes I hate the way things go. I hate it when the money works. Hate that I should sit all day doing what the others say. I know that's what the people do, but I don't wanna follow through. I wanna be my own boss, so I can follow my dream call. I want to be free from lying to myself that something's gonna change. Dito na kami sa pangalawang furniture house. Dito kami sa mga couches ulit. Papunta kami sa kitchen department. Dito na kami sa mga kitchen. Hold me in the way you hold me. Tell me all the things you told me.
like the last time I was with you. I just need some reassurance with the very real importance of what you need from me. Oh, I could be a path to your heart. I could sweep you up in the moment. I'm a frequent flyer to Mars. Delicacy is my department. Talking up a storm in your car, or hanging pictures in your apartment. It's alright with me. I'd be delighted. Dito na kami sa bahay ni Lambianan. Dumiretso kami dito dahil dito kami maghahaponan. Eto, isang to. Nanghihingi, sagad ng pagkain. Si Louie yan siya. Hindi yan siya pusa ni Lambianan. Pusa yan sa itaas. Nagre-renta sa kanila. Lagi yan siya dito. Ay, siya! Yaya! Hindi yan siya mataba. Yung balahibo lang niya ay makapal. Meron ditong hinanda si Bianan na chicken. Kaya sabi ko sa kanya, dito kami maghahaponan ni Nico. Taking my time to look at you. After all that we've been through, wondering how you can do it. Kissing and agree with someone new. Is she the one you've been dying for? Keeping you out here more and more. You've been missing on your IG. Guess you thought I couldn't find her ID. You can hide the truth. Now I know why. Time I feel